Hello guys, welcome back to my vlog. For today's vlog guys, isang medyo seryosong usapin yung isishare ko sa inyo yung pag-uusapan natin. Kasi bilang OFW di sa Pilipinas ngayon, ang hirap mag-renew ng passport. Yung ano, pinost kong vlog ko nung nakaraan. And then, ang hirap din mag-apply. Sa pag-apply guys, medyo magastos kasi nga pandemic, mga walang trabaho yung mga tao. So medyo maganit yung ano kapalaran ng pag-a-apply ngayon. And then suddenly kahapon may nag-post na sa ano sa Polo Owa sa Middle East Riyadh to. Yung siguro embassy to sa Pilipinas. At ang sabi niya dito, embassy sa ano sa Philippine Embassy sa Riyadh. Ang sabi niya, wala po munang deployment ng worker sa buong Karian ayon sa utos ng ating kalihim ng Dole. Silvestre S. Belo III, salamat po, sabi niya. Babasahin ko lang guys yung contents ng ano ng announcement. Ang sabi niya dito, in the interest of the service, you are hereby instructed to effect the temporary suspension of deployment of overseas Filipino workers or OFW to the Kingdom of Saudi Arabia effectively immediately until further notice. The department received reports that departing OFWs are being required by their employers' recruitment agencies to shoulder the cost of health and safety protocols for COVID-19 and insurance coverage premium upon their entry in the Kingdom. The department will be using an official statement on the resumption of deployment in the KSA after this matter has been clarified accordingly. So for compliance, talagang na-sign siya na ano secretary Silvestre Bello. So ayun guys, happy ang opinion ng mga kababayan natin dito. Yung mga kababayan nating nasa Middle East na at saka yung mga kababayan nating nandito sa Pilipinas. Yung mga kababayan nating sa Middle East guys na nandun na, hati ang opinion ng mga yan. Meron sa kanilang mga medyo masiswerte sa kanilang pinagtatrabahuhan. At okay lang sa parang against sila doon sa band na yon. And then doon sa medyo nakakaranas ng mga sobrang trabaho, marami daw trabaho. Based lang to guys na nababasa ko sa comment. Ang sabi nila na dapat lang daw yan para matuto naman yung mga employer. Ganon sila. Tapos yung ito pa guys, yung mga kababayan naman natin dito sa Pilipinas. Dalawang classification para sa akin yan. Yung mga nagbakasyon na pabalik ng Middle East at saka yung mga newly hired, yung mga waiting for flight details, flight date, ganon. Tapos yung mga nagpa-process. Dito kasi sa guys, dito sa official statement ng OWA, ng DOLE, hindi malinaw. Walang in-state kung itong protocol ba ito na bago ay kinapapalooban ng mga newly hired o yung mga nagbakasyon lang. So, ang daming na-disappoint kasi nga, pandemic, ang hirap mag-apply, nag-antay ng napakatagal na date ng pag-alis, umutang para makapag-apply. Tapos, heto, biglang binand ni Secretary Bello nang dahil lang sa na-receive nila ng report na pinagbabayad ang mga OFW ng mga Chuba Chuchu Chumas Energy of the Philippines doon sa mga bills na para sa health safety protocols. And then may tanong din sa mga nagbakasyon halimbawa. Siguro ganun din sila. Ganun din na magbabayad sila ng mga safety bills para sa safety protocol na 'yon. Pero naisip ba nila, kinonsider ba nila yung kalagayan ng mga OFW dito sa Pilipinas? Parang hindi naman masyadong effective. Para sa akin lang, opinion ko lang to, huwag niya akong husgahan kasi hindi naman ako expert sa economics. Pero yung mga OFW na nanggaling sa ibang bansa papunta dito sa Pilipinas, pag umuwi may may hotel, yung swab test ba libre? Parang hindi naman, di ba?
So parang ganun lang din sa Middle East yan. Pag pumunta ka sa bansa nila, ano ay magbabayad ka din. Pero andun yung advantage, parang mas malaki yung advantage na ako halimbawa, pag nakapunta doon, galing ako sa Pilipinas na walang trabaho, puro utang, pagpasok ko ng Middle East, ng halimbawa, ng Saudi Arabia, makapaghanap buhay ako, may sasahurin ako. Yun nga lang, may babayaran ako ng ano, mga bills para sa ano, safety health protocols. Pero okay lang yun kasi, para sa akin, kasi makakapaghanap buhay ako, makakapagpadala ako sa pamilya ko. Kesa naman doon sa ginawa na binan yung pag-deploy ng mga OFW sa Middle East. Anong naidulot nun? Eh kung nainis yung mga employer at hindi na sila nag-recruit ng mahabang panahon, paano yung mga nakapag-apply na? Paano kami yung mga na-process na nag-aantay na lang ng kung anong ano, final decision mula sa agency? Eh dinatenga na naman. Buti sana kung andito kami sa Pilipinas, meron kaming ayudang natatanggap. Eh isa part ko, meron ba akong natanggap? Wala. Hindi dapat ganun. Bakit? Wag niyang... Sana naman yung mga nandyan sa kawanin ng gobyerno, wag namang agad-agad na ipaban ang deployment. Grabe naman kayo. Marami, ano, pa, doon ako sa, hindi ako sang-ayon doon sa safety protocol ay sa bagong pan, ano, ay bagong rules ni Secretary Bello. Natural lang yun na magbabayad. Kasi wala sa kontrata ng agency tsaka ng employer. Dapat nandiyan kayo sa position. Lahat ng countermeasure na dapat maging problema, advance yung naiisip, hindi yung kung kailan may problema saka kayo magbibigay ng solusyon. Kaya tayo nahuhuli. Basta-basta na lang nag-band ng ganon, temporary band. Hindi pa sinabi kung kailan mag-resume ang ano, deployment ng mga OFW. Alam nyo guys, yung mga kababayan natin na nasa Mindanao, nasa Visayas, nagtitake sila ng risk para makapunta lang sa Maynila. Nagre-rent ng bahay, kumakain, transportation, lahat yan guys, utang. Tapos ganun lang yung mangyayari. Paano na yun? E di, doble-doble problema ang naidulot ng ano, temporary ban. Hindi ano, parang nakakaano lang, dapat nagkakaroon sila ng ano, ng advanced study sa situation natin kasi nga pandemic. Kung ano man yung pwedeng maging problema, naiisip nila in advance 'yan and then may countermeasure na sila. Hindi sana yung kung kailan andyan yung problema saka tayo mag-aalboroto na gawin ganito, stop agad 'yan. Ang daming pwedeng maging problema noon, guys. And pakiusap naman doon sa mga ano, sa mga kabayan na nandun sa ibang bansa na hindi ko sinasabing ano, nagiging masaya sa ganyong ano, sa ganung mga pangyayari. Kunting konsiderasyon naman sa mga kabayan nating mga walang trabaho na katulad ko, nag-a-apply. Ang hirap mag-apply ngayon, guys, sobra. File pa lang ng online passport appointment, ang hirap na kasi limited talaga yung kilos dito sa Pilipinas ngayon. Tapos yung parang ganito, naghirap ka ng ilang buwan, umutang ka ng ilang buwan, nagutom ka ng ilang buwan, na-stress ka ng ilang buwan, and then just a second sila makakabasa ka ng gantong announcement na temporary band yung deployment ng OFW sa Middle East na pinag-a-applyan mo. Nakaka-stress naman talaga kahit sino, medyo magtataas ng bangs dito sa issue na to. So, ayun lang guys, nakakahiblad. So, ganun pa man guys, kung ano yung comment mo sa vlog ko na to, wag kang mahiya na i-comment dyan sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button tsaka huwag mong kalimutang i-turn on yung notification bell para ma-notify ka sa mga upload at tsaka sa mga videos na bago ni Dorot. So, sana nagustuhan nyo guys yung sharing ko. This is an, personal opinion only guys. Wala po sana mag-bash kasi isa din ako sa maapektuhan ng protocol na to na bago ng OWA natin. So, sana pinag-aaralan nila ng mas maigi pa at
kumbaga sa akin, para sa akin na bago dumating yung exam, nakapag-review ka na. Hindi yung kailan yung andyan yung exam, saka pa lang magre-review. Ganun lang sana tayo guys lahat para maging flows yung smooth yung flow ng buhay natin. So until next vlog guys. Bye-bye.